ano, so congrats, kasi nga, di ba, makaas pa rin yung rating, ganyan, di ba, parang, so, di ba sila, Zeki, may spin-off, so, anyone who wants to answer this question, kung may gagawan ka na, ng character sa spin-off, if given the chance, tungkol, sino-sino yung mga characters na yun, tungkol saan yung spin-off? Si Ato. Si Ato. Art guard, art guard. Oo, ano ang buhay ni Ato? Saan siya nakatira? Girlfriend ba siya? Ah, si Ato, si Kian, siyempre ano po yun. Yung character ni Kian. Talaga yung feeling namin, pinakamagaling na artista pero hindi masyado nabibigyan ng pansin. Underrated actor siya dun sa Playhouse. So ako kung mabibigyan lang ng chance, ibigay na natin sa kanya. Kayo ba? Meron na isip kayo iba? Kayo, Tatay Noli? Si ano? Ako siguro si Direk Panin. Pwede ko po siyang gawa ng sarili ng show. Kasi si Panin, ate? Nagtago. Okay. Ano dito? Tali ka. Tali ka. Pakilala lang namin. Ito, napanood ganun natin dyan sa anak. Sige na! Unofficially yours! Diba? Oo, diba? Ang tabi ng project nito. Ningning! Sa Ningning! Ito yung ano ni Ningning. Oh. Yeah! Yeah! Sarang pakilala natin! Ang assistant director! Ating kanina, ano naman masasabi mo ng ano, para kay Maxine, ikaw daw ang magandang gawa ng spin-off ng kwento? Gusto din! Oh. May flowers din siya! Okay, thank you! Oh. Halika dito, direct pani, mag-picture ka dito! Ayan, thank you! Ayan, thank you, maraming salamat, Trixie! Nasaan si Kuya Aaron? Kuya Aaron, naroon ba dyan sa likod? Yes, eto, lahat ng edad, no, talagang nagka-appeal itong Playhouse. Ang susunod na magtatanong ay ang millennial na si Manong Ted Claudio. Ito, Manong Ted! Hello, guys. So, congratulations no sa show. So, kung merong like life lessons na mapupulot sa Playhouse, mm-hmm, sa palagay nyo, ano yung something na meaningful sa buhay nyo, individually? Nice question, kay Ben. Simulan natin kay Ben. Ito, pag-iaral. Ganda ng question, ang lalim. Siguro, as my character, si Leia sa Playhouse, ang natuto ko is trust your intuition. Diba, lahat tayo, minsan we doubt ourselves and lagi we're always second guessing kung tama ba yung iniisip natin. Si Leia, parang may intuition siya, diba? So I would say, yeah, trust your intuition. Ako naman, as Natalia, ang masasabi kong napulot kong lesson ay it's never too late to change. Kumbaga, kung gustuhin mo at kung kakayanin mo, kaya mong magbago. At kumbaga parang hindi naman tayo perfect, walang perfect. Well, ako, super close, but hindi pa rin. No, but seriously, no one's perfect and every day we get to wake up, we get to make a decision kung gusto nating maging better than who we were yesterday. So, yun lang. It's never too late to change. Kung gusto mo, kaya mo. Siguro kay Tati yung capacity ng pagmamahal. Hindi mo yun kayang sukatin. Hindi mo yun alam kung kanino mo yun kayang ibigay, sa kadugo mo man o hindi. Hindi mo alam kung kailan ka magmamahal bilang isang nanay ka na or bilang isang asawa. Hanggang saan ba yun? Ano ba yung mga kaya mong isakripisyo para sa taong yun? So, feeling ko yun, yung kayang magmahal ng isang tao ng walang hanggan at walang hinihingi ng kapalit. Ayun. Kay Marlon siguro natutunan ko yung yun, yung pagmahal ng walang kondisyon, laban kondisyon. Parang, kasi halos lahat ng eksena ko, simula ng pilot hanggang ngayon, parang yung mga ginagawa ni Marlon laging hindi para sa kanya. Laging para sa ibang tao. Na kahit minsan masakit na para sa kanya, di ba? Pero ginagawa pa rin niya dahil yun, nagmamahal siya ng walang kondisyon. So,
Patty or Leia? Marlon. Patty or Leia? I kill. Kill Mary. Kill Mary. Sorry. Sorry. Ako ang sasagot. Ay, hindi. Ang natutunan ko po na isa sa maganda is na yung sa love story ni Patty at saka ni Marlon, meron silang maraming flaws yung characters nila. Pero hindi ko alam kung bakit parang nag-gravitate pa rin sila sa isa't isa. Siguro dahil malalim yung pagmamahal nila. At naisip ko na parang kahit ilang beses na na-break yung heart nila, parang ginagather pa rin nila yung pieces at tinatry pa rin ulit nilang magmahal. Which is ang ganda nun at nakaka-inspire. And ang pangalawa kong natutunan is na laging makinig sa nakakatanda. Para kay Sheila yun. Kasi parang nung may mga times na hindi siya nakinig, parang nagkamali siya. And na life is short kasi di ba po biglaan yung pagkawala ni Lola Beca. And just in time na parang ang saya at saya niya sa buhay niya, bigla siyang nawala, hindi in-expect ng mga mahal niya sa buhay. Kaya life is short, kaya habang nandyan pa yung mga mahal mo, mahalin mo sila. Paano ko tatalunin yun? Yung sa akin, Zeki. Well, these past few weeks kasama ni Zeki yung mga kalumpans all the time kasi syempre yung search for family members. So siguro sa akin, never stop fighting for family. And never stop being there for them kasi kahit mawala na lahat ng tao sa mundo, sila pa rin ang magsusupport sa'yo and sila pa rin ang magiging foundation mo. Yeah. And for the killer answer, sa bata. Ano daw lesson? Ikaw naman, JJ. Yung lesson ko po na natutunan ko bilang si Robin ay maging matulungin. Maging mabait. Tsaka po mabait tuloy. Tsaka po lagi nakikinig. Oh. Lagi nilalab. Oh. Ang mami tsaka daddy. Great answer. Thank you. Thank you, maraming salamat, Kuya Tel. At syempre, ito naman ulit, kay Iron. We are down to our last two questions. Yes, last two.